suction yung discharge, no? Tapos pangalawa, isasara natin yung ating suction. So, ang gagawin natin ng mga kabutikting, luwagan muna natin. Ayan, yung dalawang suction, ay yung suction, luwagan natin, saka yung ating discharge. So, ano ang una nating isasara dito ng mga kabutikting? So, ang una nating isasara dito ng mga kabutikting ay itong yun, magandang araw po ulit sa inyo, no, mga kabutikting. So, nandito naman po ulit ako para mag-share naman po ng mixing video, no, para sa request ng isang taga-subaybay sa atin. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, paano ba mag-pop down ng isang split type na unit or mag-recover. Ayan. So, marami na akong napapanood sa video na nagpa-pop down. So, kaya ang gagawin natin ngayon, paano ba mag-pop down at paano ibalik? No, paano magbalik? No, so yung magbabalik, ibabalik na ulit natin yung ating gas sa aircon. So, ayan. So, ayan. So, bakit ba tayo nagpa-pop down, no, mga kabutikting? Para sa akin, dalawang reason kung bakit bakit kailangan nating mag-pop down. So isang reason kung bakit yan, so kung tayo ay mag-general service or mag-pull down ng unit. Yan, yun ang isang reason ko, no. At pangalawa naman, no, mga kabutikting, kung tayo ay maglilipat ng unit. Kunyari, ililipat natin yung condenser, ililipat natin yung indoor, so kailangan nating i-pop down yung gas. So bakit natin kailangan i-pop down? So para ma-save natin yung gas. Yan, so para hindi na natin itatapon yung gas. Yan, so para save ng pera, para makasave tayo ng pera, kasi pag tinapon natin yung gas, magpapa-rebuild tayo ng gas. So extra bayad naman ulit 'yon. Yan. So, kaya ngayon sa video na to, no, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-pop down at paano natin ibalik yung ating gas sa ating unit. Yeah, so sakto, meron akong seservice ang aircon. So, ipapakita ko sa inyo, no, kung paano mag-pop down at paano ibalik. Yeah, so ngayon, ang gagawin natin, no, mga kabutikting. So, puntahan natin at para makuha na ako ng video at may pakita ko sa inyo at may share ko rin sa inyo kung paano gawin yun, yung mag-pop down at ibalik yung gas. Yan, so yan, so punta natin, no. So yan, bago tayo magpunta doon sa ipa-pop down nating unit, so mag-shoutout muna tayo ngayon, no. Yan, so shoutout natin, no. So shoutout po kay Jan Len to selection. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po natin si Mas Percool. Yan. Shoutout din po kay Aris Ivy from Angeles City, Pampanga. Yan po. Shoutout din po kay Edwin Victorio. Yan. Shoutout din po natin si Diding Electronic. Yan. So, puntahan niyo po si Diding Electronic. Yan. So, marami po ang matutunan kay Sir Diding Electronic. At shoutout din po natin si Renato Custodio. Ayan. So, shoutout po sa inyo lahat. Ayan. So, bago natin punta ang bitiyon. Ayan. So, siyempre, kung di pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, so, subscribe na po kayo sa akin channel. At siyempre, i-like nyo na rin po. At click nyo na rin po yung notification bell dyan. So, para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So, paano, mga kabutikting? So, punta na natin yun, no? Tara, punta natin. So, mga kabutikting, so, nandito tayo ngayon sa ipapagdam nating aircon. Yan, so papakita ko sa inyo dito kung paano mag-pop down. Yan, at paano ibalik. No, kasi marami tayong napapanood na video, no. Sineshare lang nila yung pag-pop down, no, o yung pag re-recover ng gas ng ating aircon. Kaya dito sa video na to, no, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-pop down at paano ibalik yung ating gas sa ating aircon. Yan, so step by step yung gagawin natin ngayon, no. So ngayon, nakalagay na yung ating manifold gauge. Nakita sa inyo. Ayan, so nakalagay na yung ating manifold gauge sa ating suction.
at meron na tayong ammeter. So kailangan natin yan ng mga kapatidin ng ammeter na to. Dito may makukuha tayo ngayong 7.2 amperes ng mga kapatidin. Sana makita nyo. Ayan, so kapatidin, hinarap ko na yung camera natin, no? Pinagtabi ko na rin yung ating manifold gauge at yung ating ammeter. So dito may makukuha tayong 7.10 amperes, no? Naglalaro. Ayan. So mataas yung kanyang amperahe. So kasi marumi na tong unit na to. Ayan. So dito 2 horsepower nga pala ito, mga kaputingting. At yung piping nito, no, medyo malayo, no, mga siguro lumalapas ng 15 meters siguro yung layo ng outdoor nito sa indoor niya. Ayan. So dito din may makikita rin, may makikita tayong karga, no? Kulang yung karga niya na 45 lang yung karga niya, no, mga kaputingting, 45 lang, 45 PSI ang karga niya. So ngayon umpisa na natin yung mag pop down ng gas, no. So pakita ko sa inyo step by step kung ano mga dapat natin gawin, ano yung unang sasara at ano yung pangalawang isasara sa pop down. So simulan natin, no, mga kaputingting. So dito na, mga kaputingting, so hinanda ko na yung ating manifold gauge. Yan. So nakakapit na sa suction. So nilagay ko na rin yung ating ammeter na, no, para makita natin. So ang una nating isasara, no, mga kaputingting, ay yung ating high pressure o yung discharge, no. Tapos pangalawa, isasara natin yung ating suction. So ang gagawin natin, no, mga kaputingting, luwagan muna natin. Yan, yung dalawang suction, ay yung suction luwagan natin, saka yung ating discharge. So ano ang una nating isasara dito, na mga kaputingting? So ang una nating isasara dito, na mga kaputingting, ay itong ating discharge. So tingnan nyo, una ko isasara yung discharge. Yan. So tingnan natin ang amperahe natin at ating yung manifold gauge natin, no, kung magbabaksyum dyan. So mapapansin nyo dyan, na mga kaputingting, na nagbabaksyum na siya. At tignan nyo yung apirahin natin na bumababa. Yan. So kailangan antabay na tayo dito sa ating suction, no. Yan. So medyo katagalan, may katagalan yung pagbabakim natin dito, no, mga kaputingting. Kasi nga medyo malayo yung ating piping. Yan. So makikita nyo dyan yung ating ampirahe. So naglalaro lang sa 5.9 amperes. So okay lang yan. Yan. So tabayan natin, no, mga kaputingting. So sa pagkaganyan, no, malalayo yung ating piping. So kailangan tensyahin natin, no, kung gaano katagal yung ating pagbabakyum. So makita nyo dyan yung ating amperahe na 4.8 na lang. So marinig nyo rin yung ating compressor na tumahimik na siya. Yan. So yung ating gauge, makita nyo dyan, ay 0 na, negative 0 na, ay negative 30 na siya. So konti na lang, no, mga kaputingting. So makita nyo dyan yung ating amperahe, ay 4.7 na lang. So bumaba pa, so okay lang yan, bumaba tayo. Yan, so pag natansya na natin na may naririnig na sa ating compressor, na iba na yung tunog ng ating compressor at yung amperahe natin, no, so tumaas ulit ng 4.89, so pwede na tayo magsara yan, no, mga kaputingting. So sasara na natin yung ating suction. Yan. Yan, sara lang natin, no. Yan, so pagkasara na natin ang ating suction, so pwede natin patayin yung ating unit. Yan, sure lang natin na nakalock to, no. Yan. So ipapatay na natin yung unit, no, mga kaputingting. So yun, mga kaputingting. So kung napansin nyo yung ating clamp meter, so nag-0-0 na. So pinapatay ko na kasi yung ating unit. So pag ganyan,
So pwede na tayong magbukas dyan, no? Kung ano yung mga una natin bubuksan. Kahit anong dyan sa dalawa na yan, ang maunang buksan, walang problema. Kahit anong dyan, yung suction natin o yung ating discharge. So kahit anong mauna dyan, no, mga kaputingting. So tatanggalin ko na muna, no, mga kaputingting. So pwede natin tanggalin to. Okay na. So tatanggalin ko na muna to, no, mga kaputingting. So wala naman na, hindi na natin kailangan to. Mamaya natin kailangan yan. Yan, mga kaputingting. So na pop down na natin yung ating gas at na recover na natin. So naipasok na natin dito sa ating compressor, sa ating condenser yung ating gas. So ang gagawin na lang natin, no, mga kaputingting. So pwede natin tanggalin tong ating suction at yung ating discharge. Ayan. So tandaan niyo, no, mga kaputingting, hindi 100%, no, hindi 100% natin na may pop down yung gas o hindi natin may papasok dito sa ating condenser yung 100% na gas, no? May sisingaw at may sisingaw kahit konti, no, mga kaputingting. So tanggalin natin 'to. Kung narinig nyo, so sana marinig nyo, tatanggalin ko. Yun, so may yan, sana mga kaputingting, so narinig nyo sana, no, na may sumingaw. Tanggalin na natin, tanggalin na natin ito suction. Tanggal na ngayon, no, mga kaputingting, yung ating piping. Huwag nyo kakalimutan, no, mga kaputingting, kung kayo ay mag-service or mag-pull down ng ating condenser. So pagkayarin na pagkayarin yung tanggalan ng ating piping, ay lagyan nyo na agad ng electrical tape to. Yan. Lagyan nyo na agad yan, ang electrical tape. At ito, lagyan na rin to. Dalawa na yan. Kung meron kayo pantakip, yun, maganda yun kung may pantakip kayo, kasi ako nakalimutan ko yung pantakip ko. Yan, so takpan natin to. So takpan na rin natin to, no, mga kaputingting, kasi nga baka malagyan pa ng tubig. Yan, so kuha lang tayo ng plastic o kaya man basahan na pwede natin pantakip dito. So napakahalaga rin to, no, na hindi kailangan mapasukan ng tubig at ng dumi. Yan, so wala kasi ang plastic, no. Yan. So yan, so mga kaputingting, okay na, no, nakapag-pop down na tayo. So next naman, ang gagawin natin ay paano ibalik. O paano natin ibalik yung gas. So seserbisa ko muna ito, no, mga kaputingting. So mamaya na lang ulit, no. So dito na, mga kaputingting, so nakita nyo, binuka ko to, no, kasi nga para malinis natin masyado, malinis natin mabuti. So double coil kasi itong toast power na to, yan, para tingnan nyo, ha, pagka yung dumi, yan lang yung dumi, no, yan lang. So pagka hindi natin tinanggal to, hindi natin mailalabas to, hindi natin malilis na puti. So kaya pagka gantong style ng aircon, no, ang ginagawa ko, binubuo ko talaga to para malilis yung likuran. So ganito, ganito yung ginagawa ko, no, mga kaputingting. Yan, so binuka natin, no, nakita nyo na binuka ko para
mabugan ito. Yan, yung loob niyan. Sa yan, yan, yan. Pati yan para mabugahan. So tingnan nyo, pagka kasi hindi ko sinarat, hindi ko binukat to. So yung tubig nagtatama lang yung dalawa. Yan. So dito ngayon, bubuga natin ngayon ito dito. Kung makikita mo dyan, maglalapas yung dunin ngayon. Ayun. Diba? Ayan. Ganyan lang. So pagka ganito style, so kailangan talagang mabuka. Ayan. So makikita nyo yung dumi. Ayan o, yung dumi. So yan o yung dumi na yung condenser. Yun. Diba? Para lumabas yan. Yan, so linisan ka muna, no, mga puting-ting. Na mga puting-ting, no. Yalin natin itong servisan. Yan, so napasara ko na sa kasama ko. Yan. Tapos, pag-aaring ito, ibabalik na natin yung gas. Yun, so papakita ko din sa inyo kung paano pagbabalik. So anong mga dapat gawin. So ipapasara, isasara muna namin ito. Iko-connection ko muna. Tapos, pagbabalik ng gas, pakita ko sa inyo, no, mga kaputingting. So dito na, no, mga kaputingting, so ito na yung part na ibabalik natin yung ating piping, no. Ibabalik na lang natin yung gas. So anong mga dapat natin gawin, no. So ang una natin gagawin, no, mga kabuting-ting, pasingawin muna natin ng konti itong ating yung ating discharge, no. Konti lang, baka kasi may tubig dito, so kailangan natin may labas. Yun, pati dito sa ating suction. Yun. Yan. So pag napasingaw na natin yun, no, mga kabuting-ting, so ang gagawin natin, ibalik na natin yung ating high pressure. So pagka naibalik na natin to, no, yung high pressure natin, ikpitan natin ngayon. Yan, so ikpitan na natin yan. So pag naikpitan na natin to, no, mga kaputing-ting, so i-flushing na natin yung ating piping, pati yung ating evaporator, no. Dadaan kasi pagka binuksan kasi natin to, yung gas nito papasok sa ating evaporator, lalabas dito sa ating suction. Ayan. So ang gagawin ko, ipa-flushing ko, no, mga puting-ting. Lata nyo yung daliri ko, tinatakpan ko to, sana makita nyo. Ayan, buksan na natin yung ayan. Sara natin. Yun. Yan. So na-flushing na natin, no, mga kabuting-ting. Na-flushing na natin yung ating piping. So pwede nating isara to. So yung iba, no, yung ginagawa nila, no, yung iba, so hinahayaan lang unang nakabukas to na konti. No, kahit konti. Para yung gas niya ay dire-diretso, hindi mapasukan ng hangin. So ganun ang ginagawa nila. So okay naman yun, pwede yun. Yung gagawin ko ngayon, so papakita ko sa inyo. So yan, so ibabalik ko na yung ating suction. Yan, sasara ko na yan. So pagkabalik ng suction, isara na natin, no, mga kabuting-ting. Ikita na natin. So naisara na natin lahat yan. May pit na yung ating discharge, yung ating suction, may pit na rin. So ang gagawin natin ngayon, no, bubuksan natin itong ating, una natin bubuksan yung ating discharge. Yan, discharge ang una natin bubuksan. Tapos wag muna natin bubuksan to. Yan. So buksan ko to, no, mga kaputing-ting. Yan, so nakabukas na. Nakabukas na yung ating discharge. So yung gas natin ay pumasok na dito sa ating suction. So yung gas natin nandito lang yan, hindi pa bumabalik sa ating compressor. So may
hangin pang kuting, may halong hangin pa yan. So ang gagawin natin, no, mga kabuting-ting, ang ginagawa ko ay nagpapasingaw ako dito sa ating service line. Yan. Kasi lagyan na yung gas niyan. Yan. Singawin lang natin. Yan. So yun, so yung hangin na nahalo dun sa ating gas ay nailabas na natin yun. Yan, naitulak na. Yan. So pwede natin buksan ngayon ito, no, mga kapatingting. Yan, so buksan natin. Yan. So ngayon, pagkabukas na natin yan, so pwede natin ikabit yung ating manifold gauge. At pwede natin paunto, no, mga kapatingting. Yan. So makita nyo dyan, no, yung standing pressure natin 150, so okay sa RPM dito yan. Standing pressure ng RPM dito ay 150 PSI. Yan, 152 ay 150 PSI. So ang gawin natin, saranan natin ito, no, mga kapatingting. Yan. So pwede natin pa-on niya, no, mga kabuting-ting. At lagyan muna natin siya ng parameter. Yan. Yan, sana makita niyo yung ating parameter. So hindi niyo makita, no. So mamaya na lang papakita ko sa inyo. Yan. So papa-on na muna natin, no, mga kabuting-ting. Yan, so mga kabuting-ting, so nag-on na yung ating compressor. Makita nyo dyan yung gas natin, ilan lang to, so kulang, nasa 20 PSI lang. So kanina ilan, 45, so hintayin natin ngayon yan kung aangat pa yan, no, mga kabuting-ting. So yung amperahin natin, napapansin nyo, ay 5.79. Yan, so ito, antabayaran, no, observa na lang ito kung tataas pa yung ating karga, kasi nalilis na natin yung ating condenser. Yeah, so mga kabuting-ting, no, so pinakita ko sa inyo dito sa video na to. Yeah, so mga kabuting-ting, so hanggang dito na lang yung video ko, no. So sa video na to, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag pop down at mag recover ng gas ng ating mga aircon, no. At pinakita ko na rin dito sa video na to kung paano sa pagbabalik naman, no, kung paano natin ibabalik, kung anong mga gagawin natin, kung anong unang bubuksan at ang huling bubuksan. So sa video na to, no, mga kabuting, hindi na ako nag-vacuum, no, kasi wala namang problema yung ating unit. So hindi na yung hindi na ako gumamit ng vacuum. Ang ginawa ko na lang ay nag-flashing na lang ako at nigpitan ko ng mabuti yung ating mga joint. Yan, so sa mga tula, sa mga baguang tulad ko, so mga hindi pa kaya mag-produce ng vacuum, so ganun lang ang gagawin natin, no. Sa next time na video, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-vacuum. So paano gumamit ng vacuum dito sa aircon natin. So para malaman natin kung may leaking or may leak yung ating aircon. So hanggang dito na siguro yung video ko, no, mga kabuting-ting. At sana kung sino pa po yung mga hindi nakasubscribe sa akin channel, so subscribe na po kayo at click nyo na po yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga video na upload ko. So hanggang dito lang po, mga kabuting-ting, at maraming salamat at ingat po kayo palagi, no, mga kabuting-ting.